Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ma'am Lorny Mem Echo, ang inyong guro sa signaturang Philippine. Sa punto nito ay tatalakayin ko ang tungkol sa cluster o tinatawag din nilang kabal kitini. Pero bago ito, bibigyan ko muna ng kalugan ang salitang wika. Ayon kay Henry Gleason, ang salitang wika ay isang sistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayon sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang pangkat. Ang pambansang wika natin na Filipino ay isang formal na wika at sistema, kung kaya't malaga na sa tuwing gagamitin natin ito ng pasalita o pasulat man ay isalang-alang palagi ang wastong baybay na mga salita at gramatika nito. At upang matugunan ito, mahalagang mapag-aralan ang punolihiya ng wikang Filipino. Tinatawag na punolihiya ang makaagam na pag-aaral ng tonima, habang ang ponima naman ay isa sa mga unit ng tunog na nagpapakita ng kaibahan ng isang salita mula sa isa pang salita ng particular sa wika. Ang ponima ay maaring katinig o patinig. Ang katinig naman ay isang paraan ng artikulasyon ng tunog. Ang patinig ay galaw ng bibig sa tik ng dila na may kasabay na tunog ng lalamunan o walang antalang bugso ng tinig sa pagbigkas ng salita. Ang wikang Filipino ay binubuo ng 28 letra na binibigkas ng pa-Ingles maliban sa litrang inye na pa-Kastila. 5 ang patinig. Ito ay ang A, E, I, O, U. At 23 naman ang katinig. Ito ay ang B, C, D, F, G, H, J, T, L, M, N, G, Y, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, at Z. Isa sa pangunahing hakbang upang matukoy ang cluster sa loob ng isang salita ay ang pagpapantig. Ngayon, balikan muna natin ang mga tuntunin sa pagpapantig batay sa aklat ng KWF Manual na Masinop na Pagsulat. Ano nga ba ang pantig? Ang pantig o silaba ay isang unit ng tunog na binubuo ng isang patinig o kambal patinig at isa o mahigit pang katinig. Bawat patinig, A, E, I, o U ay isang pantig. Samantala, kailangan ng bawat katinig ang isang patinig upang maging pantig. Dagdag pa, may isa lamang patinig sa bawat pantig samantalang maaaring mahigit sa dalawa ang katinig sa isang pantig. Halimbawa, baso. May punimang B, A, S, U. Ang baso at may isang katinig na B at patinig na A. Kung ating papantigin, ito ay baso. Sa braso naman, ito ay punimang B, R, A, S, O na may katinig na BR at patinig na A. Kung ating papantigin, ito ay braso. Ito naman ang 5 tuntunin sa pagpapantig. Una, kapag may magkasunod na 2 o mahigit pang patinig sa posisyong panguna, panggitna at pandulo, ito ay hinihiwalay na pantig. Halimbawa, aakyat, aakyat, ala, 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 totoo, totoo. Ikalawa, kapag may magkasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang una ay isinasama sa sinundang patinig at ang ikalawa ay isinasama sa kasunod na pantig. Halimbawa, aklat, aklat, espesyal, espesyal, pansit, pansit, ospital, ospital. Nasasaklang ito pati ang mga digrapo gaya sa kotson, kotson, sit-sa-ron, sit-sa-ron, titser, titser. Tatlo. Kapag may 3 magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita, ang unang 2 ay sumasama sa patinig ng sinundang pantig at ang ikatlo ay napupunta sa kasunod na pantig. Halimbawa, experto, experto, transfer, transfer, inspiration, inspiration. Ika-4. Kapag ang una sa 3 magkakasunod na katinig ay M o N,
At ang kasunod ay aliman sa BL, BR, DR, PL, at TR. Ang unang katinig na MN ay isinasama sa unang patinig at ang sumunod na dalawang katinig ay napupunta sa kasunod na pantig. Halimbawa, asamblea, asamblea, tembri, tembre, silendro, silendro, templo, templo, sentro, sentro. Ikalima, kapag may apat na magkakasunod na katinig sa loob ng isang salita, isinasama ang unang dalawang katinig sa sinusundang patinig at isinasama ang huling dalawang katinig sa kasunod na pantig. Halimbawa, explosivo, explosivo, transplant, transplant. Ngayon, dahil alam na natin ang mga tuntunin sa pagpapantig, magiging madali na lamang ang pagkilala sa mga cluster. Ang mga cluster ay bahagi ng pag-aaral ng makabuluhang tunog o ponolohiya. Ito ay ang magkatabing katinig na nasa loob ng pantig. Pinakamahalaga sa pagkilala ng cluster ay ang pagpapantig. Papantigin muna ang salita upang makita kung magkatabi sa loob ng pantig ang cluster. Halimbawa, sobre. Ang salitang ito ay kakikitaan ng dalawang katinig o cluster, ang B at R. Ngayon, masasabi ba natin na cluster ang mga ito? Pantigin muna natin. Batay sa tuntunin ng pagpapantig, ang salitang sobre kung papantigin ay sobre. Makikita na magkahiwalay ang katinig na B at R na hindi sila magkatabi sa loob ng pantig. Kaya, manangangahulugan na ang salitang sobre ay walang cluster. Ang karagdagang impormasyon, ang kambal katinig o cluster ay ang magkakabit na dalawang magkaibang katinig sa isang pantig. Matatagpuan ito sa lahat ng posisyon, sa unahan, sa gitna at sa hulihan. Halimbawa, sa unahan na cluster, ito ay ang bruha, braso, blusa, kwentas at grasa. Kung saan, kung ating papantigin ang salitang bruha, ito ay ang magkadikit na magkaibang katinig na BR at patinig na U. Ito ay bruha, kaya ito ay tinatawag na cluster. Halimbawa naman sa gitna, ito ay ang kontrata, kontrabeda, kompleto, eskwela at sobre. Hindi kasali ang sobre kung papantigin ito ay sobre. Kung papantigin naman natin ang kontrata, ito ay makikita sa gitna ng dalawang magkaibang katinig na TR at patinig na E. Ito ay kontrata. Sa hulihan naman na cluster, ito ay ang card, NARS, relax at index. Pagpapantig. Kapag papantigin natin ang relax, ito ay nasa hulihan ang cluster. Ito ay ang magkakabit na katinig na key is, ito ay relax. Dapat din nating tandaan na kapag ang isang cluster ay nagkakaroon ng singit na patinig, hindi na itong maituturing na cluster dahil mayroon ng dalawang pantig. Halimbawa sa salitang kuweba, kuweba at swerte, swerte. Kung saan kung ating papantigin ang kuweba, ito ay magiging kuweba. At ang swerte naman ay magiging swerte. Wala na nang magkakabit na magkakaibang katinig sa isang pantig. Ngayon, subukan natin kung nauunawaan ang aking tinatalakay hinggil sa cluster o kambal katinig. Naway, marami kayong natutuhan hinggil sa cluster at kung paano ito tutukuyin. Kung may paglilinaw hinggil sa paksa, maaari akong i-contact sa pamagitan ng FB Messenger. Muli, maraming salamat po.